Capacity as representative of Bacoor Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Bacoor Bicol Cup Store Sagol officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Bacoor Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Store Sagol. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga ka-team po namin. Maraming salamat, Bacoor Bicol Cup. Maraming salamat, Bacoor Bicol Cup. Maraming salamat, Bacoor Bicol Cup. Launching another triple. Yes! Again! Terena si Aquino. Bob of Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Ligaspi, he has a review in himself. By one, the hustler, Dela Cruz! What a... sa last minutes na kanilang fourth quarter. Baba, 4-3. Money for Baba Santa Maria. Wala akong masasabi. Mahala na kayo. Mahala, 4-3. Kaboom! Ito talaga ang confidence ko sa pat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ginat sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Bacoor Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Bacoor Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Bacoor Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan, Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit Lidong Alternate Road, Bangkeruhan Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon Mariawa Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan Lidong Alternate Road, Bugtong Pawa Road, Tahaw Road, Matnog Banyadero, Miisi Road, Mabinit Matanag Alternate Road, Miisi Bug. Yeah.
Marquez. Kami nagbabalik dito sa talagang very exciting game natin, partner. And syempre, yun na nga, very defense oriented ang ating nakaraang first half. So tingnan natin ang ating team stats ng dalawang koponan sa ating first half. Yes, partner, ito nga, halftime team stats ng ating dalawang koponan. Sabi ko nga, partner, napakagandang depensahan ng pagsisimula ng ating game 1 dito sa championship for team Kasiguran, partner. Bench scoring 11 kontra sa 6 ng team Bulusan. Points in the paint, 14 points kontra dito sa 22 points ng team Bulusan ng Lai Buslo. Coming in the paint itong mga taga Kasiguran. At sa turnover department naman, mas aalagaan itong mga taga Bulusan ng bola with 5 turnover kontra dito sa 7 nitong mga taga Kasiguran. Fast break points, partner, yun nga sinasabi natin. Very evident yan dun sa numbers sa pinakita natin earlier anong pregame. 14 fast break points kontra sa siyam lang dito sa Kasiguran, 14 Bulusan. At ito na mga second chance points, sabi ko nga, in the lights of Alminia and Matos, partner, grabe yung naibibigay nila for that second chance points. 7 kontra sa 3 nito mga taga Kasiguran. And sabi nga natin, if that number won't lie, medyo mahihirapan itong Kasiguran comes the second half of the game. But kung malalabanan nila itong mga taga Bulusan in terms of fast break and points in the paint, may kalalagyan dito ang mga taga Bulusan, partner. Yes, tama ka dyan. Yun na nga, stats won't lie. So tingnan natin if tuloy-tuloy na ang pagbulusok itong Bulusan or talagang maninibabaw itong sistema na pinapakita ng Kasiguran sa ating finals. Yes, partner. So ito na nga, magsisimula na itong ating third quarter. 3 puntos lang ito, no, partner? 30 kontra 33. Yes, tama, 3 puntos lang. So, ayan na. Medyo may bago tayo sa ating nagsimula na itong si Ansus Johnson dito. Yes, on the partner. Side of Kasiguran, dahil nga talagang meron 3 malalaki itong Bulusan with the likes of Ete, Espanyo, and Medinilla. And of course, syempre, yung dalawang energizers nitong Bulusan with the likes of Alminye and Matos. As again, this is the start of a third quarter. Yan na si Jonas Jukino, guarded by Lester Matos. Shot clock at 16. Binigay dito sa ilalim. Reggie Hagad powering his way inside. Misses the shot. Owe grabs the board. And Owe is running. Owe missing that shot. Good challenge on the part of Hopper Mondragon, partner. Yes. Ito, yes. Medyo iniwan nila itong point guard nila sa iba pa. Yes, buti na lang na ipasa, partner. What a eye in the sky play. Hamila dito kay Reggie Hagad. And the first point over second half courtesy of the hardworking na si Reggie Hagad. And mayroon na itong 10 points dito sa ating game, partner. Again, Owe is struggling, partner. Last touch on the part of Ansus Johnson. So balik sa Bulusan ng bola, partner. And right now, si Wimmy Dinila still struggling sa kanyang opensa. Yan na si Matos sa ilalim. Nakanakaw play itong Bulusan. 8 points itong si Lester Matos dito sa ating laro. Yes. Look how focused itong si Lester Matos pagdating dito sa pagwardya kay Jukino. Yan na si Reggie Hagad. Wants an isolation. And nabitawan ng bola. And good defense is played itong si number 18 na si Jobert Ete. And that's the first turnover on the part of Hagad, partner, sa ating game. And this is a good matchup, Mondragon versus Owe. Mondragon, yan na si Espanyo. Shot clock is at 11. Espanyo attacks. At nakakuha siya doon ng foul, partner, on that drive. Medyo kinabandun si Hammer, partner. natawagan si Johnson Ansus doon ng foul. And yun na nga, si James Espanyo is in the free throw line. Still struggling itong si James Espanyo. Hindi magtuloy-tuloy, yes, yung kanyang offense talaga. Sabi nga natin, no? Ito, kailangan na dito mag-produce ng points itong mga bigs nitong team Bulusan dito, partner. Kasi sabi nga natin, maganda ang pinapakita nitong mga frontline nitong team Bulusan dito. Ayan na si Reggie Hagad. Elbow jumper. Mendesian uwi with the board.
look at the speed partner nitong Matos in Alminia, partner. Nauna pa sa bola, partner. And then again, a turnover dito on the side of Bulusan. Medyo talaga slow phase ang ating laro and yung scoring talaga medyo mababa. So tingnan natin if sino talaga ang makakaungos dito pagdating sa kanyang opensa. That's the 8th turnover nitong mga taga-Bulusan dito sa ating game. That pass of Medinilla. Mila short gun. That was still. And si Hagad missing the point blank range. Again, Hagad. Again, saving the day plus the foul, partner. Alam mo, partner, si Reggie Hagad. Laro-laro lang sa gilid, sa ilalim, pulot-pulot. And now, he scores his 9th point or tama. 12 points, partner. That's yes. 12 points. So, Reggie Hagad dito sa ating game at naka-binwit pa siya ng foul doon mula dito kay Ete sa ilalim. Yung mga partner, and credit doon sa rebound ni Hafer Mondragon para makakuha. And nevertheless, nagmintis itong si Reggie Hagad sa kanyang bonus free throw. But again, ito partner, isa na lang ang inahabol dito ng mga taga-kasiguran dito sa ating laro. And si Espanyo at the post against naman smaller na si Hagad. Espanyo inches closer. Natapik ang bola. Ayan na si Jukino flying. What a drop pass dito. Nice pass. Nice capitalization on that pass break, partner. 4-on-1. Ayan na, grabe ang bantay nitong si Wim Medinilla with the Hopper Mondragon. Binigay dito kay Elminia. Matos is open. Thinking 3. Inches closer. Nakuha na Espanyo ang bola. Sa traveling, partner. Clearly a traveling on the part of Espanyo. Again, beginning to pick up na partner naman dito. Itong mga taga-kasiguran on their offense. Medyo nagkakaroon sila ng mini-run dito sa ating third quarter. Yes, right now yan na si Hamila guarded by Hafer Mondragon. Binigay kay Hagad sa ilalim against Owen Medinilla. Hagad powering his way. Loses the ball. Ayan niya, tumama sa ilalim ang possession. Babalik dito sa Bulusan. Well, that's another turnover the part of Reggie Hagad. Siguro, partner, pag gano'n, mga 1, 2, 3 seconds, wala siyang medyo galaw. Ibalik niya sa gwardiya niya, partner, pag mga ganyong sitwasyon. Ayan na si Uwe. Nakaapak sa linya. Itong si Uwe Medinilla, still struggling right now, partner. Medyo talagang pilit yung mga galaw and medyo... look how tall yung kanyang bantay. Oo, na si Hafer Mondragon. At ayun, 5 points pa lang dito sa ating laro. Itong si Owe Medinilla. Ayan si Hafer. Gives the ball to Hamila pero nabitawan ng bola. Jukino, shot clock. Isa 10. Hamila, all alone, shooting 3. Kaboom! That's a long 2, partner, on the part of Hamila. But napatimeout dito itong mga taga-Bulusan, partner, kasi medyo na-stuck sila sa 35 points at apat na ang kalamangan itong mga taga-kasiguran dito. And after that shot, partner, talagang look how Jonas Jukino gives the ball to his center na si Hamila kanina. Talagang he's giving his confidence dito sa kanyang mga bigs to take that shot. And si Hamila mayroon ng 10 points sa ating laro, as you can see at the bench of Team Bulusan. So parang hindi sila makapaniwala dito, partner, na lamang na itong mga taga kasiguran dito. So again, this is just that's a long 2, partner. So this is just a 3-point lead on the part of Team Kasiguran. And ito na nga, partner, yung Team Kasiguran. Talagang mga do's and don'ts sila. Si Hafer and Hamila, yung chairman of the boards, they should control the offensive and defensive board to prevent Bulusan to execute their run and gun high octane offense. And on side of naman itong Hector, the director's coach, Hector should instill and remind his point guards na to take care of the ball will be the top priority. Limitahan ang turnovers will also prevent Bulusan fast break points. Yun, partner, yun ang talagang dapat nilang gawin dito. Ayan na si Espanyo. Ayan si Alminia, hindi niya nakita. Kicks it out. Alminia is open for 3. Challenge by Jukino. Mintes yan. And Alminia again, grabbing the board. Alminia gives the ball to Ete. Owe is open. Attacking, his favorite shot. Mintes yan. Hamila and Espanyo with the board. Pero si Hamila nakangiti pa ng partner. Talagang look how he enjoys the game, partner. Talagang pangiti-ngiti. Even though talaga he is banging bodies with those big guys ng Bulusan, talaga nakangiti pa itong batang ito. Ayan na si Jukino.
at the post, hindi mabigyan. He is guarded by his teammate si Jokino. Ayan na si Matos Sig, daring Jokino to attack him. Ayan na si Jokino, follow away jumper. Ayan na, struggling si Owe to get the ball. Owe, what a bad pass, partner. He could have taken that shot, partner. Very tentative niya si Owe talaga this third quarter. Ako, partner, medyo dapat dito maging aggressive na siya, partner, no? On attacking the basket. Medyo dapat wag siya mailang, partner, dito sa mga binibigay sa kanyang bantay. Just go hard to the basket kasi nga, partner, dalawa lang naman yan. If maibigay sa kanyang foul, he will trip to the line. Yes, yan na si Reggie Haggard with the board again. Binigay dito sa hot shooting na si Jonas Jukino. And offer is all alone sa ilalim. What a pass dito kay Hamila, partner. And wala na nagawa dun si Neljun Saldana, partner, because he is with fourth personal foul. Oo, so talagang yan, partner, si Neljun. At yun na nga, sabi nga natin, mas composed, partner, itong team kasiguran on running their offense on this third quarter. What a move by Espanyo, partner. Talagang talagang much needed score on the side of Bulusan talaga, partner. Yung talaga scoring nitong Espanyo talagang kailangan ng Bulusan right now. Buti na lang na i-boost niya yun na kontra doon sa dalawang tao na ng team kasiguro. Another steal on the part of team Bulusan. Grabe, bilis, partner. Mark Lester Matos with his layup. And now the score is 40-39. Lamang po ng isang puntos itong kasiguran. Partner, di ko alam na si Hamila pala can bring down the ball. Yes, and he has a dribble, partner. So gulat ako, he is all around player pala. So tingnan natin. And na si Hoffer, who's also can dribble the ball. Pintis sa kanyang tira. Good boxing out by Neljo Saldana. Medyo masama yung spacing doon on the part of team kasiguran, partner, on that last play. Espanyo again. Ayan, naka-apak doon. And right na yan si Paeng Rebugio will be inserted in the line. Napapalitan itong napakabilis sa si Lester Matos. And yun nga, pinasok din si Paras, I guess. Yes, partner. Pabor dito kay Jonas Jukino. Si Mark Habla, I think that's Habla din. For, John Habla. John Habla for team kasiguran, pinasok na din dito for Ansos Johnson. Yes, bumili ka agad dito sa two-guard lineup nitong si kasiguran. Ayan na si Paras. Attacking, binigay kay Hamila against Neljan Saldana. Hamila, what a pass na. Pero yun na nga, di pa nakuha ni Reggie Haggard, pero nakatingin na agad sa ring. But you know, partner, good drive on the part of Hamila, partner, knowing na yung depensa niya itong si Saldana, partner. But again, that's the first 3 points of the game ito ni Uwe Medinilla dito, partner. Yun na nga, partner, nakangiti na doon si Uwe Medinilla after the 3-point bomb. Parang aking kaibigan si Teodoro Gwen na talagang shooter. And yun na nga, ayan si Paras wants to attack. And right now, partner, this is the good mindset dito si Paras. So attack the basket, partner. What a move, partner. Grabe talaga itong batang ito. Walang takot talaga. Kami kasi drive dito para kay Alminia. But nevertheless, he is fouled and nasa free throw line siya. Medyo team kasiguran caught sleeping on that play, partner. If you notice, partner, every time si number 16 na si Alminia has the ball, talagang kita mo yung desire at will niya umatake talaga at lilipad. Alam mong lilipad at lilipad itong batang ito. Grabe. Oh, dalawang free throw. But again, miss, partner, on that free throw. Yes, medyo tahimik pa ang scoring nitong si Alminia right now. And tingnan natin. Two miss free throws. At muntik na naman siya makakuha ng rebound on that sequence, partner. Pero sayang nun, partner, talaga. Those are important free throws. Kaya talagang they must capitalize in those every free throws. Yan na si Hoffer. We know we can shoot that. Hoffer for three. Mintes Espanyo colors the board. Binigay dito kay Alminia. Ayan na si Alminia.
talagang mga gustong atakiin ito, partner, talagang siya. And partner, that is the fourth personal foul of Hafer Mondragon. And yun na nga, si Goloso will be inserted in the lineup. Pinalitan. So partner, hindi pinalitan. No. Si Hafer talagang si Las Piñas. I guess sanay si Hafer sa mga ganito partner sitwasyon. During the Albay leg, during the championship game, dying seconds talaga, he has four personal fouls, but he's still playing a good defense. So talagang veteran itong power forward dito. So titingnan natin, but sa kabila, linabas na din na yung may apat na foul sa kanila na si Neljon Saldana, at pinasok naman itong si Ribugo, partner, at si Puglia. At balik dito sa laro si Christian Daria. Papalitan si Alminie. He'll match the rest, partner, dahil Alminie is all over the place. So tingnan natin if Christian Daria will contribute sa ating third quarter. And si Reggie Hagad against Ete. He has a slight speed advantage. Yun nahuli. Ansus Johnson, Mintisyan, Paeng Ribugio. Christian Daria is open pero pinilit niya yung tira. And pasok yan. And very determined ito si Paeng Ribugio, partner, to score talaga dahil nauna na si Christian Daria, but he opted to take the shot. But alam niya naman kasi, partner, yung dalawang trail defender nitong kasiguran is nandun. So yes, ang gusto niya, atakihin na lang. But yes, nakakuha siya ng foul, partner, on the other end. That's the fourth point of Paeng Ribugio dito sa ating laro. And yun ang partner, talaga yung defensa na kasiguran, palapit na palapit. Kaya talagang hindi niya napinasa. And right now, yan ang si Hafer, pinalita na. He will be replaced by Jonas Jukino. And yun na nga, yung offense din ni Jukino right now is struggling din. Oo, si Jukino. Ayan si Jukino against Christian Daria. Jukino attacks. He is fouled by Daria. And right now, we have with 1 minute and 58 seconds remaining, lamang po ng 4 na puntos ang Bulusan. And during the early part ng ating third quarter, talagang bumulusok itong kasiguran. Right now, unti-unti na nakukuha ng Bulusan ang kanilang opensa. Yan na, Jukino, shot clock is at 8. Defended by Daria. Jukino, shooting 3. Mintes Reggie Hagad wins the battle for the board, pero si Ansus Johnson cutting with the layup. Ito, partner, huwag ka rin malingat dyan kay Ansus Johnson na one of other games sa elimination, siya pa ang naging best player doon. Yes, partner, I guess he scored 20 plus points, so talaga he is capable of scoring in a bunch dito sa ating laro. Yan si Uwe with the fake against Goloso. Shot clock is at 8. Uwe hands it off to Daria. 4 to shoot. Daria attacks, misses. Jukino, binigay kay Paras. Good challenge, partner, on the part of Puglia. Talagang hindi niya hinayaan na i-lay up lang yung basta-basta ni JB Paras, at medyo natakot ako dun sa bagsak, partner. Yes, po. Yun na nga, tama. May review nga dahil nga medyo di natin alam para may second motion. So, titingnan natin yan. With 1 minute and 12 seconds sa ating laro, lamang lang po ng dalawa itong mga taga-Bulusan dito. And yun ang partner, talagang diktikan ang laban dito sa ating kasiguran gymnasium. Napakagandang gymnasium para partner. And syempre, panoorin natin ang ating live sa Ako Bicol Partners page, Rep Saldico page, yung Facebook live natin, and meron tayong TikTok na paborito ni Miss Mr. Iris na talagang nanonood doon. And tingnan natin if what will be the call ng ating mga referees dahil may review nga tayo nakita. Oo. And talagang nag-enjoy tayo. Wala tayong dito, partner, talagang both teams are now playing at a high level of competition, kaya talagang ayan na yung ating replay. Tingnan natin yung sinasabi. That's a regular foul, partner. That's a regular foul ang tinawag dito. And yun na si Paras. He's in the free throw line. Shooting 2.
Natagan, Mintes partner, yung unang free throw nito ni JB Paras. Yan nga, Mintes din, na second free throw. Yan na si Uwe Medinilla. Pero naagawan ito ni Johnson. Paras drops it up to Reggie Hagad. Reggie Hagad has 14 points in the ball game to lead all scorers para dito sa Kasiguran. Kaya na si Fulya. At the high post binigay dito kay Uwe Medinilla. He wants an isolation. Uwe attacks, shoots and stops. Mintesian Ete gives sa Bulusan. But there is Alminia for three. Kaboom! Grabe partner. Every time, if you notice, may pattern itong coach ng Bulusan partner. Ano, pinapasok nita itong dalawang guards. But Paras attacks. And he was fouled. And look how determined itong si Alminia kanina after that three-point shot. Talagang he is shouting na talagang let's go nga partner. Talagang yun naman ang kagandahan itong nito ni Alminia. Once ipasok talaga ito ang kanilang energizer partner. At ito, 12 points na dito si Alminia partner dito sa ating laro for Team Bulusan. At abante ng tatlo dito ang mga taga Bulusan with 22 points, 56 seconds remaining sa ating game. Yes, yun na. This is just a 3-point lead after that booming triple na binitawan itong si Alminia. But right now Paras is still struggling sa free throw line, and I guess as of my count, that is the fourth or fifth missed miss of free Paras. Throws nito ni Paras. And JV Paras is a native of Tondo, Manila. And alam naman natin yung brand ng basketball sa Tondo, talagang very animated. And yun na nga, he is replaced by Jonas Jukino. Ikapitong puntos pa lang yan, partner, ni JB para sa ating game. And right, look, partner, itong si number 18 na si Jobert Tete is still in the floor. Yes, partner. At kung talagang mapansin mo, balik dito, partner, sa zona, itong pinapakita ng Kasiguran. Tingnan natin kung anong gagawin dito ng mga taga-Bulusan. And si Fulya, double team, binigay dito. Matos, crosses over, shot clock is off. Matos, 3 seconds, 2 seconds to shoot. Mintesian Alminia. And that ends our third quarter with the score of 49-47. And yun na, lamang po ng dalawang puntos at Bulusan. Yun na, ito pinakita natin ang fourth quarter na ating first game, yes, ng ating partner, finals. So titingnan natin, this is everybody's ball game, partner, nga for team Kasiguran in Bulusan. Again, partner, yun ang sinasabi natin, napapansin natin on that last quarter nga, medyo mabagal lang pick up pa rin ng mga scorer nitong dalawang kupunan, no? For team Bulusan, we have Lester Matos, so average 11 points per game. At ito naman si Uwe Medinilla, average 30 points per game, partner. But dito si Uwe Medinilla is nakaka 8 points pa lang. At ito naman si Lester Matos, partner, mayroong 6 points or 8 points dito, rather. At sa kakabila naman si Jonas Jokino, still struggling, partner, dito with just 6 points, partner, dito sa ating laro. At ito naman si Upper Mondragon, playing with 4 fouls dito sa ating laro, ay mayroon lang 3 puntos sa ating game, partner. So yun ang titingnan natin, Caps, the fourth quarter, partner. Yes, yun ang pakaabangan natin itong for sure, dahil gusto ng dalawang teams na manalo talaga sa unang laro, dahil sinasabi nga nila kung sino makauna, partner, yung momentum, has a partner, biggest chance na makakuha ng kampiyonato. So yun nga, si Reggie Hagad pa rin leading all scorers with 15 points. And si Mark Lester Matos yung tama ka with 11 points. And si Mark Brian Alminia with 13 points apiece. So ito, kapit po tayo, yes, mga kaibigan. This is the fourth and final quarter of our first game dito sa ating tinaguriang bakbakan sa Kasanggayahan na the Ako Bicol Cup Sorsogon Leg Championship Game. Yes, tama ka dyan. We are down sa ating last two teams who will be hailed as the first ever Ako Bicol Cup Sorsogon champions. So tingnan natin, ayan si Alminia, binigay kay Uwe. Corner 3. Yun na nga, napasuntok sa ere ito si Uwe after that he made a 3-point basket
his favorite spot yung partner, yung corner. So yes, right now, lamang na ng 5 puntos itong Bulusan. Yes, partner. So titingnan natin kung ano pa ang gagawin dito ng mga taga-Bulusan with a 5 points na ang kanilang kalamangan. But again, 3 points on the part of Nico Jamila. And that's the first 3-pointer of Nico Jamila sa ating laro. Yes, and he is enjoying the game right now, partner. And si Ed at the post, binigay dito. Si Owe pa rin, may pick binigay. Si Ete, Owe wants to attack. Swings the ball to Matos for 3. Kaboom! Back-to-back 3-pointers ang binitawan nitong Bulusan. And has a 5-point lead pagdating dito sa ating 4th and final quarter. And natawagan ng foul itong number 16 na si Mark Brian Almine. That's the only first foul of Brian Almine sa ating game. And 11 points na itong si Lester Matos, partner, dito sa ating game. Ayun na nga, nagpakita na siya. That's his average, partner, per game, 11 points for Lester Matos. Tama ka dyan. Kumbaga, kotang-kota na, boundary na itong si Lester Matos. And we'll see if yun na nga, he's guarding now the hot shooting na si Jonas Jukino. Yan na si Reggie agad. Once an isolation against dito kay Ete. Binigay kay Guloso. Muntik na mabitawan ng bola. Shot clock is at 14. Jukino, top of the key. Attacks. What a pass kay Guloso. And yun na nga, nahuli na Uwe Medinilla itong si Reggie Hagan. Good defense on the part of Team Bulusan. Buti naka-recover partner sila doon. Buti naka-recover at that could have been an easy 2 points again for Reggie Hagan, partner, na nangunguna sa ating scoring dito sa ating game. Ayan na si Jukino, guarded by Matos. Jukino kicks it out. Galoso, no good. Jukino again. Shot clock at 11. Medyo nangigigil doon si Mark Lester Matos. And he thought na matatawagan ng offensive foul itong si Jonas Jukino. At kung hindi ako nagkakamali, partner, that would be a technical free throw for Jukino, because that's the second time na nag-flop yes itong si Matos on that play. Tama ka dyan. Ayan na si Jonas Jukino. Has a chance talagang makuha ang kanyang rhythm dito sa larong ito. And sinks the technical free throw. And now, ikapito, partner. Ikapitong yes puntos dito ni Jukino dito sa ating game. And Lester Matos should focus on defending this high scoring guard na si Jukino, because nga talagang mahirapan. And again, yung fake. Yun na nga, hindi nagustuhan ang Bulusan ang foul na itinawag dito. And that's the fourth foul of the James Espanyo. James Espanyo. Yun na, buntis ang free throw nitong si Reggie Aga. This is an important free throw, partner, because talagang in this kind of close ball games talaga, partner, talagang yes, it's an obvious foul. Tama naman pala, partner. It's an obvious foul. Tama, partner. It's an obvious foul naman. Tama ang ating mga referees. Ayan na si Reggie Hagad. Sinks the second free throw. Ayan na si Owe. The score is 52-55. Lamang po na 3 puntos ang Bulusan. Almine against Guloso. Owe Medinilla at the corner. No good. Johnson with the board. Ayan na si Jukino. Binigay dito kay Guloso. And a turnover. Bad pass, partner, on the part of Guloso on that play. Yes. For Team Kasiguran. He knew it, partner. He immediately apologizes to his coach. Talaga mali yung pasa niya. So right now, pinalitan na siya. And right now, Hoffer is back in the ball game. So I guess tuloy-tuloy na to with 7 minutes. Bahala na siguro. Yes, partner. But we know Hoffer Mondragon is a veteran player. So alam niya ang gagawin sa loob ng court. Ayan na si Matos.
binigay dito kay Elmine Espanyo at the post against Hagad. Yan si Espanyo, double team. Espanyo loses the ball. Yan si Reggie Hagad. What a pass dito kay Hafer Mondragon. Wala nang magagawa doon, partner. Ito si James Espanyo. Kasi apat na ang foul niya, partner. Yes, tama ka dyan. Tinignan na lang talaga. And immediately, nag-apologize siya. Kasi alam niya na late siya doon sa defensive side na yon, partner, on that sequence. Yun na nga kanina kasi medyo nagre-reklamo siya dito on that last sequence na di siya natawagan ng foul. And right now, isang puntos na lang po ang kalamangan. And talagang again, this game will go down the wire for sure. Talagang very low scoring ball game with 55-54. Talagang both teams talaga na scout pareho ang mga strong and weaknesses point nitong mga teams. So tingnan natin if sino makakaumos sa ating mga huling minuto ng ating finals. As you see the highlights of our third quarter dito, as you can see on your screen, Team Bulusan. So tingnan natin kung ano gagawin ng mga taga Bulusan para ma dagdagan pa yung kalamangan na yan. And the other end naman, ano ang gagawin itong mga taga-Kasiguran para makahabol at makalamang na dito, partner? Yes, this is just a one-point lead. Ito na nga, talagang itong si Paeng Rimbugyo is not in the lineup right now. I guess yung scoring talaga kailangan ng Bulusan right now because nga medyo struggling pa ito si Uwe, but we'll see if Lester Matos will provide them. Yun ang kakasabi ko lang. Lester Matos irons it, misses the shot. Giacchino grabs the board. Dun, partner, itong si Matos from that play. And Giacchino, what a pass, partner, to Johnson sa ilalim. And the lead shifts back to Kasiguran with 56-55. And si James Espanyo at the middle, binigay dito kay Matos. He wants a pick. Matos attacks, kicks it out to Alminye. He is blocked by Ansus. Ayan na si Giacchino, burning rubbers, flying, and scores for two. Muntik na, partner. Muntik na, yes. Mamintis yun ni Giacchino. But a good stop on the part of Team Kasiguran. And a fast break doon. And a good block by Ansus dito kay Alminye, partner. Lapakatas na tumalo nito pero hinabol pa rin ni Ansus on that three-point shot. And si Uwe shooting a three-point bomb. Pasok yan. Pasok yan. That's the third three-pointer, partner, ni Uwe Medinilla. And that three-pointer ties the ball game at 58 apiece with 6 minutes and 20 seconds remaining sa ating huling yugto. And si Hamila. Grabe yung confidence, partner, itong Hamila. And misses the three-point bomb. Ayan na ulit si Matos. He is in a rush. Matos, what a pass dito. What a shot, partner! By Alminye. Grabe. Dinukot pa sa kabila nito ni grabe, partner. Mark Alminye. And these three king guards na Bulusan talaga nagpapahirap dito sa Kasiguran. But si Jonas Giacchino means business. Defended. Hafer. Shot clock at 3. Nasapal yan pero nakuha. Referees will talk things over. And tingnan natin. Yes, yun na nga. Alam ni Coach Hector Serrano talaga na the ball will be on the Bulusan side talaga. He is very composed. Sinasabihan nila na relax lang tayo dahil na lamang na dalawang Bulusan, dalawang puntos itong Bulusan. Timeout dito, partner, itong mga taga-Kasiguran na we'll see kung ano i-draw ni Coach Hector Serrano dito, partner. At nagtatanong siya kung nasaan daw yung inbound. So ito, tingnan natin tong move na to ni Mark Alminye. Look at that move. Grabe naman yung partner yan. After that behind the back three ball. Wow, partner, talaga. Napaka-smooth, partner. Oo.
Kung ako lang naman talaga, ganyan to balon, talagang ganyan ang mga tirang gusto ko. Oh, ganyang reverse reverse kinuha pa sa kabila talaga. Parang aking kaibigan na si Dennis Loria, kung gumalaw, magandang gabi sa iyo, Paddy. And syempre ang aking mga brothers from Albay Basketball Community, magandang gabi sa inyo. Yan, partner, inulit, inulit pa. Grabe, maraming maraming salamat sa ating buting director na si Christian Calleja. Magandang gabi. Galing sa Infinity Media Broadcasting Company ang ating nag-cover ng ating napakagandang coverage partner. And yung mga ginagawang editing partner, nakita mo naman talagang pinaghahandaan. Napakaganda. Gusto lang palagi. I see Boss Russell Oreta. Nanonood din. Magandang gabi sa iyo, Boss Russell. And si Boss Ino, who's in the building right now, kapatid ng ating buting commissioner. Magandang gabi sa inyo. And syempre, the rest of committee ng Ako Bicol Cup, magandang gabi. Medyo nakakita ang pasa. A good cut sana, but Ete defended the pass well. But again, very uncharacteristic partner on the part of Upper Mondragon to pass that ball. Kasi nga, apat na foul na din. And yun na nga si Hamila with the fake. And yun na nga na sa referee paraon signaling na talagang nasa baba pa daw. And yes, that is the third personal foul nitong si Owe Medinilla. Line play for Team Kasiguran. Yan na si Paras shooting the three. Mendez yan. Very uncharacteristic partner ang nilalaro nitong Paras right now. Medyo may pagmamadaling kasama, partner. Ayan na si Uwe, guarded by Hamila. Uwe, he could have been taken the shot, partner. Ayan na si Paras. That's another turnover, partner, on the part of JB Paras. Ayan na nga, look how yan ang ating kaibigan na si Job. Talagang nagmama para sa ating liga. Maraming maraming salamat po. Yan na si Matos. Gives the ball to their main man na si Uwe Medinilla. Guarded by Hafer Mondragon. 5 seconds to shoot. Ay, di ko alam kung aware si Uwe on that situation. Sayang na putukan ang 24 second violation. Itong si Uwe Medinilla, huli na partner, ma-realize siya talaga na may advantage siya doon. Mukhang hindi siya aware, partner, on that last play. Yes. Doon sa sequence na yon. Balik dito, partner, si Jonas Jokino. Papalitan si Ansos Johnson. Yes, yan na. Partner, I guess this will be the final lineup na pagdating dito sa Kasiguran. And yan na si Hafer. Binigay dito kay Jokino. Fall away jumper. Iron set. Medyo maala talaga, partner. Ito naman si Uwe, sinabi yan ng kanyang mga teammate na wag magmamadali, pero tinira, partner. Ayan na si Jokino. But there is Lester Matos saving the day. Matos for three. Irons it. He gets his own board. Binigay dito kay Uwe against Paras. Lester Matos for three again. Kaboom! And a sign of relief, partner, dito kay Lester Matos after he made a three-point shot dahil he's still struggling. But yun na nga, yung puso nitong batang ito talaga, partner, to take those kind of crucial shots. Ay, grabe. And 15 points na yan dito sa ating game. That's the second triple of Lester Matos. But again, partner, on that play, tiningnan lang siya ni Reggie Hagad. So hindi man lang hinabol itong si Lester Matos. But again, that's a three on the part of Matos, as we can see the bench of Team Kasiguran dito. Who will be the hero kaya, partner, for this team, yes, Kasiguran? It will be Jonas Jokino again saving the day for this Kasiguran squad. Or Paras will dominate the last part of minutes sa ating laro. So let's go back to our ball game with 3 minutes and 56 seconds remaining. Lamang po ng lima itong mga taga-bulusan dito. Yes, right now ang possession mabubunta dito sa Kasiguran. Yun na nga, with 3 minutes and 56 seconds remaining sa ating
game 1 ng ating unang laro. Ito ay naano lang natin, chine-check lang ng ating mga officials partner, yung mga basa sa ating court kasi this will be kumbaga dangerous for our players. Yes, alam naman natin itong ating liga, yung safety ng players pa rin ang talagang inaalala natin. Yung shoutout sa aking kaibigan na si Dennis Lorien, siyempre ang ating syndicate di Carabao. Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Ayan na si Jukino crossing the half court line against Lester Matos. He wants a pick, binigyan ni Reggie Haga, double high pick, binigay dito kay Jukino. Oh, sapa lang nakuha ni Hamila dito kay Alminye. Ayan na si Alminye flying. Partner, di ka na nakapagsalita nun, partner, on that drive dito ni Alminye. Partner, kulang na lang high socks sa Moilim na partner. Oo, at talagang tinignan niya doon si JB Paras na sumakay ka na, brother. Huwag ka lang malikot. Grabe, partner, I'm speechless with that move, partner. Yun na nga, after that pass galing kay Wimmy Dinilla, talaga nag-struggle siya to pick up the ball, but nung nakuha niya yung bola, talagang dire-diretso na at lumipad na itong si Alminye. At ito sa on the other end, nakakuha ng foul naman ito si JB Paras. 8 points lang ito, partner, dito sa ating game. Yun na nga sinasabi natin, kaibigan, na si Air Alminye na partner talagang showing his acrobatic acts dito sa ating game 1. So, ay lang punta sa partner si Alminye. Okay, tingnan natin. Marami-rami na din pala. He has 14 points in the ball game. And talagang yun na si Alminye, nakakita ng bagong defender, binigay dito kay Ete. What a cut. Yun na si Uwe with the slam. Grabe naman yung partner. What a pass dito kay Ete. Nobody expected na talagang Uwe will sky high in that possession. And credit the pass dito kay Jobert Ete. And a slam dunk dito kay Uwe Medinilla. Yan partner, oh, with the foul and with the authority itong si Uwe Medinilla. Good drive on the part of Uwe Medinilla. Ito, adding the lead, partner, into 7. Yes, with 3 minutes and 7 seconds remaining sa ating laro. Medyo natahimik doon ang crowd after the dunk na pinakita ni Uwe Medinilla. Ratao, Jukino, binigay dito kay Hamila. Hands it off to Paras. With exactly 3 minutes remaining sa ating laro, ayan na si Paras, attacking. Another turnover on the part of JB Paras. Binigay dito kay Lester Matos. Ayan na si Derpo, stealing the ball, binigay dito. Alat dito, partner, itong si JB Paras. At on the part naman of Derpo, medyo nanlamig po, partner. That, he could have been take that shot, partner. Ayan na si Jukino, curling. His favorite shot dito sa corner, Mintes yan. And Saldana collects the board. Binigay dito kay Matos. Ayan na si Matos with a Pinoy step and he was fouled. That is a playoff foul, kumbaga finals foul dito. Talagang immediately nag-apologize naman ito si Hamila na walang personal partner, tabaho lang. But again, medyo hindi ito maganda on the side of team kasiguro niya, partner, because lumulobo na dito ang kalamangan ng mga taga Bulusan. Pospire, kung makikita mo, that's last 4 minutes sa ating fourth quarter, talaga ang ginagawa nito mga taga Bulusan is talagang transition, attacking the basket, being aggressive. So yun ang talagang dapat nilang ginagawa dito sa ating game. Yes, yun na nga, a good observation, coach. And we'll see if Lester Matos will sink 2 free throws that will result to a double-digit lead dito sa Bulusan.
And right now, makita ko on the sidelines si Jonas Jukino nursing a cramps. So talagang hindi tuloy-tuloy yung magiging hindi maging magandang resulta dito on the side of Kasiguran. And si Lester Matos misses the first free throw. Mintes, pero natapik ni Saldana ang bola. And ang bola mapupunta dito sa Kasiguran with 2 minutes and 24 seconds remaining sa ating huling yugto. Will Kasiguran show their dominance during the first half of our tournament, or Bulusan will make an upset para dito sa ating game on the finals? And si Derpo, we know he can shoot that, and he was fouled, partner. And the door is still open para dito sa side ng Kasiguran. This is just an 8-point lead. So, babibigyan dito na 3 free throws itong si Derpo. Yung maganda dito, sabi nga natin, hindi tumatakbo yung minuto dyan sa clock na yan. And you have a chance. A chance na makat yung lead into 5 points. Yan na si Derpo. Hearing from the crowd. In and out, partner. And meron din tayo Sea of Green na nakikita dito. May mga naka-green shirts doon. Supporting Team Bulusan. Mga balloons pa nga yung iba eh. Another miss, partner. So kung kanina, first half, medyo struggling yung Team Bulusan sa free throws. Ngayon naman, ito ang mga taga-Kasiguran, partner. Yes. But again, this is far from over. 2 points na. 2 minutes and 9 seconds remaining. So, we will see if Derpo will sink the free throw. Mintes yan. Pero yun na nga, naka-offensive rebound itong si Hamila. And he was fouled by number 18 na si Ete. Nakakuha pa doon. And another chance for Team Kasiguran dito. And again, Mintes, partner. 4 missed free throws, partner, ang binitawan nitong Kasiguran. This is a very crucial free throws, partner, dahil naghahabol nga sila. And Hamila, silence in the crowd with that last trip sa ating free throw line. Yan na si Uwe, guarded by Johnson Ansos. Uwe skying high. Mintes yan. Ayan na si Habla. Binigay dito kay Paras. Crosses over. Paras attacks. Binigay kay Ansos. And this is just a 5-point lead. And napatawag ng timeout itong Bulusan. Dahil 5 puntos lang ang alamangan nila with 1 minute and 45 seconds remaining. Sabi nga natin, statistically, kaya pa to for Team Kasiguran and for Team Bulusan naman. This is a very needed timeout para makat yung momentum na ginagawa. Talagang itong runs na ginagawa nito mga taga-Kasiguran dito. So we'll see kung ano ang gagawin dito ng mga taga-Bulusan, partner, sa pagbabalik ng ating laro. 1 minute and 45 seconds, lamang lang po ng 5. Yes, ito mga taga-Bulusan. Lamang ng 5 and yung 4 crucial free throws talaga, partner. That's a big Will matter at the end. Parang aking kaibigan na magaling mag-free throw na si Chudoro Buen at si Eduardo Red Jr. na walang kaaling-aling pag nag-free throw. Magandang gabi sa inyo, mga tropa. And right now, maraming salamat. Pasalamat tayo, partner, sa ating mga live viewers sa Facebook Live. Talagang walang sawang pagsuporta sa atin. Salamat po sa inyo. And syempre ang ating salamat po. Ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang na kasurog pa, and also si Congressman Jill Bongalon, partner. Partner. And ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera who's in the building right now. Si Boss Ino Rivera is also in the building watching and supporting our league. So maraming salamat po sa inyo. And of course, pasalamatan din natin ang butihing governor ng Sorsogon, si Governor Boboy Amor, at ang mayor ng Kasiguran na si Mayor Maria Mines Zamora for letting us play here, partner. Yes, yan. Maraming salamat, and we are back. And si Alminia inserted again in the lineup.
guarded by Ansus. May slight mismatch dito sa speed. Ayan na si Elmine, attacking Hafer. Binigay kay Espanyo. Fallaway jumper. No good, Hafer. With the board, binigay dito kay Paras. Crossing the half-court line against Matos. What a bucket ni Ansus. Johnson Mintesian. Owe. And and after that sequence, ang bola mapupunta dito sa bulusan. May foul na itinawag dito kay number 24 na si John Habla. Sa fourth team foul pa lang, partner, itong mga taga Kasiguran. So warning for penalty pa lang. And bulusan is na penalty na. So isang foul na lang, partner. Both teams will be in the penalty situation. Ayan na si Matos. Gives the ball to his partner na si Mark Brian Almine. And this could be the dagger, partner, if Bulusan scores in this possession. Yes, partner. And for team Kasiguran, no need to foul, just stop. Ayan na si Espanyo. Lester Matos for three! Kaboom! Grabe, partner. Yung puso na pinapakita nitong game 1 ni Lester Matos. Yes, partner. That's a dagger 3 on the part of Lester Matos. As we take a look, another partner. Ayun. Silence in the crowd. Yes, Lester Matos with that booming triple, partner. Ayan, as we can see the bench of Team Kasiguran dito, 71-63 po with 55.76 seconds remaining sa ating laro. Yes, and we are back to our ball game with 55 seconds remaining, a 8-point lead nitong mga nakapute dito kontra sa mga nakabaro na taga Kasiguran. So we'll see if what play will be designed by Coach Hector in the sequence. Yes, partner, this would be an easy 2 or easy 3 for them. But ayan, partner, anim itong player nitong Kasiguran na nasa loob, partner. Yes, hindi ata napansin. Ito. And we'll see if what will be yan si John Habla. 14 seconds to shoot. Yan na si Paras inbounding. Binigay dito kay Hamila. Shoots the 3. Miss the set. And that's it, I guess. Yes, partner. It's in the box, partner. Bulusan will win the game 1 ng ating best of 3 championship match. The first ever Ako Bicol Cup Sorsogon Finals. So medyo ka, sabi nga natin kanina. Well, another steal, partner, on the part of Kasiguran. But there's a foul on Uwe Medinilla. Yes, yun na nga, foul on Uwe Medinilla after that drive itong si Paras. But yun na nga, partner, with 30 seconds, exactly 30 seconds remaining sa ating huling yugto, lamang po ng 8 puntos, and siguro si Paras has a chance to cut down the lead. But yun na nga, yung free throws. Yun, sinasabi natin, partner, kung kanina medyo struggling yung Bulusan, ngayon naman itong mga taga-Kasiguran. So yan na sabi natin. Nahuli doon si Nico Camila. Lane violation, partner. So isa pang free throw. Or that's a si Fulya. Fulya. Ah, yun na. Tama ka dyan, partner, na nahuli siya. Oo, yun nga. Sabi natin. So balik sa Bulusan ng bola. So just a 30 seconds. So, hindi na nga dapat dito. Kahit hindi na tumira, partner, yung yes, mga taga-Bulusan dito. Yan na. Si Lester Matos, the hero of our game right now.
And he has joined the game. Crosses over. Answers. Lester with a step back. Short. And I guess we'll just wait for the final buzzer, the final score. And yun na nga, it's in the books. Game 1 will be in Bulusan squad. Congratulations to Team Bulusan for winning the game. And yun ang partner, total team effort ang pinakita nitong Bulusan despite nung first half talaga struggling sila to get the points. But yun nga, during the second half medyo unti-unting yung gumanda, led by these two high-flying speedster na guards na si Alminye and si Matos. Alminye and Matos, congratulations po to Team Bulusan for winning the first game. And again, partner, yung second game natin will be on April 7, that's on Sunday. Oo, again, 7 p.m. po dito pa rin sa Kasiguran Gymnasium. And I think there will be a battle for third on that. Yes. So again, patuloy lang po kayong sumubaybay sa ating mga social media platform pages para doon po natin na pinupost ang ating mga schedule of games. So congratulations to Team Bulusan for winning this game 1. But again, kudos din to for playing itong mga taga Kasiguran dito. Again, the story of the game, partner. Sabi nga natin, those free throws and of course yung sana maganda yung depensahan ng dalawang kupunan. But the late goings ng ating laro, medyo nag-pick up talaga ng game itong mga taga Bulusan dito. That's why sila ang nanalo dito sa game. Yes, tama ka dyan. And yun na nga, those players that we featured talaga, partner, yun ang kumamada. Yes, partner. Si Uwe. Si Uwe Medinilla. Medyo, ano lang, late lang yung pick up ng game niya. But again, ito si Lester Matos talaga nagpakita dito. At nalampasan niya pa yung average points na inabibigay niya per game. And yung intensity, partner, na dala niya dito sa Bulusan. And syempre, yung high-flying acts itong si Alminye, partner, that talagang nakapagpawaw sa atin, yes, partner, dito sa larong ito. As you can see, the highlights of the game, as you can see, Matos on your screen with that layup. And also, ito, highlights again for Team Kasiguro naman. Ayun, si JB Paras, at muntik na matapilok nga doon. Ito si JB Paras, partner. So, and yun na nga, tingnan natin kung ano ang at kung sino ang ating magiging kasurog player of the game dito. Marami sa first candidates, partner. Dito sa first championship na ito. Game 1, Kasanggayan Special, partner, nitong ako, Bicol Cup, Sorsogon Leg. So, again, madali na po tayong matapos dito. At again, after this, partner, tatawid agad tayo sa kabilang isla naman ng Masbate. So, yes, maghanda na po kayo dyan, mga Masbatenyo. Pakaabangan natin yan, talagang. But again, yung ating Masbate Leg, for sure, talaga susunod dito after ng Sorsogon. So, abangan natin sa ating mga manlalaro dyan. And syempre, yun na nga, well, we are just waiting for our final best player o kasurog best player of the ball game. Batiin ko ang ating mga kasama dito from IMBC, partner. Salamat sa inyo from the hardworking men and women ng IMBC. Maraming salamat po sa pagsuporta. And syempre, ang ating commissioner, si Commissioner Lloyd Rivera, maraming salamat po. And yun na nga, partner, what are your thoughts sa game 1, partner? Talagang, grabe yung intensity, grabe yung physicality, and of course yung yung napansin ko talaga yung mga coaches, partner, talaga nga they are prepared coming into this game. But again, kailangan talaga may manalo. And of course, partner, yung nakita ko yung talagang yung defense side, talagang grabe yung depensahan ng dalawang kupunan na ito. That's why ito nga, sabi nga natin, this is a low scoring ball game for a championship. So yun naman talaga ang dapat at talagang mag-focus muna sa depensa, kasi yung opensa naman, if you're prepared, if your offense and your structure and your system is there, so talagang susunod yun, partner. Yes, tama ka dyan. Yun na nga. And nanaig, partner, yung intensity dito ng Bulusan. Because talaga from the start, kahit nalamangan sila, talagang hindi sila nag-back down. And even though we're struggling sa first half,
tuloy-tuloy lang yung magandang defense na pinakita nila. That led niya to the first win ng ating first ever Bicol Cup Source World Finals. At again, allow me also to greet yung mga taga-Kamsur and the Back to Basic Basketball Club. Hello sa inyong lahat dyan sa Camarines Sur. And of course, ang aking dalawang anak na si Hera and Hara na may sakit. Get well soon, mga anak. Again, congratulations to Team Bulusan. Yes. But again, sabi nga natin, for Team Kasiguran Partner, may game to pa naman, no? Yes. So, talagang yung adjustments will be made for sure dahil alam naman natin si Coach Hector talaga a very decorative and very systematic coach. So talagang tingnan natin sa ating game 2 if makaka-adjust ba itong Kasiguran or ito na hihirangin ng first ever Bicol Cup Champions itong Bulusan. Yes, partner. So yun na nga. Yun na nga, partner. It's an honor for me again to be partner. Yun na nga, partner. Nakailang legs na tayo. Kamsur, yes, Kamnorte. Kamnorte, Katanduan. Katanduan, yes, Sarantaw, in Sorsogon. So talagang maraming salamat po sa suporta na binibigay nyo. And yun na nga, partner. Baka may babatiin ka pa. And, yes, of course, batiin ko din ang aking mga kaibigan na coaches dyan sa Camarines Sur and ang aking team na naglalaro ngayon sa NYBL. Team Ivos Corp, coaches ba? Don is Coach Big Boy Fortado, Coach Silvia Real, Coach Roland Palacio, and of course, aming team manager na si Boss Ash Rabano and sa kanyang asawa na si Charlotte Rabano. Hello po sa inyo dyan sa Camarines Sur. And sa lahat ng mga taga-Kamsur na nanonood. Yes, maraming salamat po sa pagtanggilig sa aming liga. And syempre, batiin natin syempre ang ating butiing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera who's in the building right yes, now, partner. Supporting us. And syempre, ang ating butiing boss sa si Congressman Saldico, partner. And si Congressman Jill Bungalon. Siyempre nga, Bicol Party List, sabi nga, katabang na kasurog pa. And siyempre, while we are waiting sa ating kasurog best play of the ball game, and allow me to greet also my friends from Albay, Albay Basketball Community. So, ayan na, partner, bigay na natin kay Miss Barbie ang ating kasurog best player of the ball game. Thank you so much, Coach Paul and Coach John. Right beside me is our kasurog player of the game. He is Owe Medinilla wearing jersey number 27 from Team Bulusan who scored 17 points, 10 rebounds, 7 assists, 2 steals, and 1 block. Alright, Owe, as the kasurog player, ano yung ginawa mo para ma-break yung close scoring match na meron kanina between sa iyong team versus Kasiguran? Sinabi ko lang sa mga teammates ko na i-contain yung outside shooting nila, lalo na yung Jukino, tapos ang big man nila si Mondragon. Ayan, how about ang ating panel? Ano naman po ang inyong katanungan sa ating kasarog player? Yes, Uwe, congratulations, partner. You're one win away from a championship dito sa ating liga. So, partner, medyo sa first half, nag-struggle ka. And yun na nga. During the last part ng ating fourth quarter, medyo kumamada ka. So, ano ang feeling, partner, nanalo ka against Kasiguran? Masaya. Nakalusot kami sa Kasiguran. Kailangan lang mag-pacing sa first and second kasi para hindi maubos sa third and fourth. Yan lang. Yes, congratulations again, partner. Yes, Uwe, congratulations. This is Coach Paul. Uwe, during the first half, medyo mabagal yung pick-up ng offense nyo and medyo... grabe yung depensahan. Ano ba mga sinabi mo lang sa mga teammates mo during that time? Sabi ko, mag-stick lang kami sa execution ng play kasi hindi namin ma-execute ng maayos eh. Nadidinay agad. Ayun, nag-adjust lang kami. Okay, yes, again, thank congratulations. You. Baka may babatiin ka, we. Binabati ko si Manong Jan Dizos, ang best coach ng Kasiguran. Tapos si Coach Mumu. Tapos yung pamilya ko, yung parents ko, asawa ko, anak ko. Yun lang. And back to you, Barbie. Alright, maraming salamat sa ating panel. Once again, congratulations sa iyo, Owe, and Team Bulusan. And here concludes our Game 1 of Kasanggayahan Best of 3 Finals. Maraming salamat mga kasurog sa patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Cup, Sorsogon. Our Game 2 will be on Sunday dito pa rin sa Municipalidad ng Kasiguran. So stay tuned for that. And for more updates, like and follow our Facebook pages at Ako Bicol Portales at Ako Bicol Online TV at ni Rep Zaldico. We are also on TikTok and YouTube via Ako Bicol Cup. Once again, I am Barbie Floriano, your courtside correspondent, and good night, mga kasurog.